Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang sanggol at isang matandang babae ang nakuhang buhay mula sa gumuhong gusali kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Turkey at Syria. 5 araw matapos ang malakas na pagyanig, isang 2 buwang gulang na sanggol ang natagpo ang buhay ng mga rescuer sa siyudad ng Antakya sa Turkey noong Sabado. Sa siyudad naman ng Karaman Maras na epicenter ng lindol, isang 70-year-old na babae ang nakuhang buhay ng mga rescuer. Nailigtas din ang isang pamilya na kinabibilangan ng 2 taong gulang na batang babae, isang babaeng buntis at ang mag-ama na natagpo ang magkakayakap 5 araw mula nang yanigin ng malakas na pagyanig ang nasabing bansa. Sa kabila nito, pawang mga bangkay na lamang ang nakikita sa mga pagguho. Sa kabuuan, umaabot na ng halos 30,000 ang bilang ng nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa bansa noong Lunes. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs o DFA ang tulong sa mga Pilipinong na apektuhan ng lindol sa Turkey. Ayon sa DFA, nakahanda ang kagawaran para sa repatriation ng mga Pinoy doon na nais umuwi ng Pilipinas. Nabatid pa na pumayag ang mister ng Pinay na nasawi sa pagyanig na may uwi sa Pilipinas, ang mga labi ni Wilma Abulad Tezcan, isa sa 2 Pilipino na natagpuan ng bangkay mula sa guho. Pero ayon sa Philippine Embassy sa Turkey, marami sa mga Pilipino ang mas ninais na manatili sa nasabing bansa kasama ang kanilang pamilya. Sa impormasyon mula sa embahada, may 4 na pamilyang Pilipino mula sa siyudad ng Gaziantep ang inilikas at dinala sa Ankara. Aabot ng $13 billion o nasa 700 billion pesos ang investment pledges na nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa ilang Japanese companies. Itong ibinida ng Pangulo sa pagbabalik niya sa bansa matapos ang 5 araw na working visit sa Japan. Sa kanyang arrival speech, sinabi ng chief executive na makalilikha ng hindi bababa sa 24,000 na trabaho. Sa naturang biyahe, sinaksihan ng Pangulo ang paglagda sa 35 key investment deals sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Isa sa ipinagmalaki ng Pangulo ang pakikipagpulong niya sa mga opisyal ng ilang Japanese shipping company na mayroong higit sa 31,000 na Filipino seafarers. Tinukoy din niya ang nakuhang 163 billion loans para sa konstruksyon ng 2 railway projects sa bansa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.